to something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Ano bang meron dito kay 2021 model na NMAX? So guys, maraming mga nilagay na features dito na wala doon sa 2020. Sabayan nyo ako guys sa pag-review natin itong NMAX 2021 of version 2.1 model. So dito kay NMAX version 2.1 or 2021 model guys, katulad din ni 2020 model, yung kanyang mga specs. Pero meron lang din na dagdag dito. Ito nga palang si NMAX version 2.1 model guys is fully stock. So bagong bili pa to and wala pa daw tong isang buwan. So salamat sa nagpahiram doon sa kapatid ni Sir Al. Salamat sa kanya dahil pinahiram niya sa atin tong NMAX 2021. So dito muna tayo sa right side. So kung makikita nyo guys yung mga switches niya, ito. So meron siyang stop and start system, ito. Ito off and tapos ito yung on. Then next meron siyang ito, hazard light, ito yung on tapos off, tapos yung kanyang start button. Then next, dito naman tayo sa left side. Ito yung kanyang menu guys, pero babalikan natin ito mamaya. Tapos meron siyang high beam, low beam. Of course, itong kanyang signal light, meron siyang right, tapos left, and then yung kanyang horn. So, paanda rin natin itong si NMAX version 2.1 para makita natin yung kanyang panel board. So, of course guys, si version 2.1 guys is naka-keyless na siya. Unlike sa 2020 model na mechanical key pa rin ang gamit niya. So, paano ba siya paanda rin? Press nyo lang to. Yan. So, kung maririnig nyo yung blink na tunog or yung makikita nyo yung green na light na nagbi-blink, it means ready na siya to push. And itapat nyo yung on. Yan. So kung nakikita nyo guys, ito yung kanyang panel board. So lahat guys is naka digital. So yan guys, naka apps na siya. So kalukutin muna natin tong menu para makita natin kung ano yung mga dinagdag na features dito. So ito yung kanyang menu button. So yan guys, naka TCS na siya. Tapos, babalikan ulit natin mamaya kung ano yung TCS. Tapos, ito yung trip-in niya. Yan. Yung V-belt niya. Yung odometer. Trip 1, trip 2, trip F. So, ito yung kanyang level ng battery, guys. So, yung kanyang voltmeter. Napaka-importante ng voltmeter dito kay NMAX version 2.1, guys. Kasi wala siya yung parang pang-crank. Kung halimbawa, guys, nasa, ano kayo, guys, nasa liblib na lugar, advantage to guys dito kay NMAX version 2.1 kasi dito nyo makikita kung mataas pa ba yung level ng battery niya o hindi na. So kailangan nyo itong i-check palagi guys, baka mamaya naubusan na ka ng battery, hindi nyo mapapaandar tong version 2.1. So next, TCS. So ano ba yung TCS? Si TCS guys is stands for Traction Control System. So it's all about the synchronization of both wheels, front wheel, yan, front wheel and rear wheel. So halimbawa guys, naramdaman nung likurang bahagi ng motor nyo, yung rear wheel ninyo, na halimbawa dumaan kayo sa madudulas na lugar or yung medyo malumot, maputik, ganon. So, yung takbo nung nasa harapan guys, isisikapin itong rear wheels na makasabay sa takbo niya. In that way,
mababa yung tendency na ma-slip yung gulong nyo. So yun yung gamit ng TCS o yung traction control system. Anyway, yung traction control system guys is meron lang nito sa X-Max at saka sa mga big bike. So yun yung inad na features ni N-Max 2021 model. So di ba guys, napakaganda kasi aside sa kanyang ABS, kasi naka ABS tong dalawang to eh, naka ABS yung front and rear wheel niya, eh meron na din siyang TCS. So dagdag sa safety features nitong N-Max version 2.1. Next. So ito yung kanina guys, sinasabi ko sa inyo, Trip E. Next, V-belt. So yan, ito yung kanyang kilometer per hour. So yung takbo niya pa lang guys is 472 km. Naka-eco na din siya. Tapos yung average fuel consumption is 41.9 km/L. So meron na din siyang time guys. So again, naka-abs siya. Tapos yan, yan yung signal ng left niya. Tapos ito yung right. Then off muna natin. Next, dito naman tayo sa kanyang packet. So kung mapapansin nyo guys, katulad din ng 2021 version, same lang sila ng packet, malalim din. So pwede kayo maglagay ng phone nyo dito, hindi basta-basta mahulog. Tapos meron din siyang maliit na packet dito. Kung halimbawa meron kayo mga coin purse or mga wallet na ayaw nyo mabasa tuwing umuulan, pwede nyo ilagay dito guys, kasi meron naman siyang pang close. So again, hindi siya mechanical key kundi naka-keyless na siya. So ito yung dinagdag na upgrade ni N-Max 2021 version. So sa fuel tayo guys. So open muna natin. So tinapat natin yung open dito para mapindot natin tong fuel button. So sa fuel niya guys, napakaganda na ang fuel niya is nasa harapan at wala sa likuran. Para halimbawa pag magpapagasolina kayo, hindi nyo na kailangan na tumayo pa or itas pa tong seat na to. So napakaganda nga na nandito siya sa harapan nyo para ano na siya, hassle free na siya, ganon. So yung capacity ng fuel niya guys is 7.1 liters. So medyo marami-rami na din gasolina malalagay dito. And napakaganda guys, kasi ito pa lang si version 2.1 is napaka tipid. Next, ang next naman niya guys is itong kanyang seat button. So open natin to. So yan guys. So ito yung kanyang compartment guys. So yung capacity ng kanyang compartment is 23.3 liters. Katulad din nung N-Max 2020 na nireview natin doon sa Antipolo. So ano ba yung malalagay dito? Kung natatandaan nyo guys, doon sa nireview kong 2020 version, kasha yung full face helmet na medium size. Pero hindi ko sure sa ibang helmet guys ha. Pero doon sa tinry ko doon kay N-Max 2020 version, kasyang-kasya dito yung full face helmet na medium size. At the same time, pwede pa din siya lagyan ng mga raincoat o kung ano yung mga gamit nyo guys. Kung halimbawa nasa rides kayo. Kasi ito pala si N-Max guys is napakaganda niya pang long ride. Kasi aside sa malaki yung compartment niya, at the same time, kung dadalhin mo siya pang long ride guys, hindi ka basta-basta masyado mga ngawit. It's because napaka-relax nitong dalhin, napakagaan. And kumbaga para lang siyang running sofa sa sobrang foamy ng kanyang seat. Then next guys, nandito nga pala yung kanyang battery. So nandito yung kanyang battery at pati na din yung kanyang QR code sa tinatawag nilang Yamaha Motorcycle Connect. So i-explain ko yan maya. So nandito yung kanyang battery guys. So pag halimbawa nagbaha, tapos yung baha medyo mataas na, mga hanggang dito, siguro mga hanggang dito, hindi pa maaabot yung battery nyo. Except na lang yung baha aabot hanggang dito, mababasa na talaga yung battery. So isa din yung pinaganda nitong N-Max guys, because yung battery nya is nandito. So again, doon tayo sa kanyang Yamaha Motorcycle Connect. Ang dinagdag na features aside sa TCS guys is itong Yamaha Motorcycle Connect. So ano ba yung Yamaha Motorcycle Connect? Yung Yamaha Motorcycle Connect guys is pwede nyo nang makita yung level ng battery nyo using this Yamaha Motorcycle Connect. So
Merong apps dyan na i-ano sa cellphone nyo, i-download. Tapos doon nyo makikita yung kailan kayo nag-last park, yung level ng battery nyo, at kailan kayo mag-change oil. So, yun yung dinagdag na features ni Yamaha version 2.1. Tapos, naka-blue core na din siya, guys. So, kaya matupid talaga to sa gasolina, itong 2.1 version. Katulad din ng 2020 version na naka-blue core din. So, si 2.1 version, guys, is naka-VVA na, meaning variable bulb actuation. So, it gives you torque in low speed and power in high speed. So, yun, guys. So, dito tayo sa kanyang ano, gulong sa harapan. So, ito yung gulong niya, guys. Ang sukat niya is 110 by 70. Tapos, naka-dual channel abs na siya. So, this brake. Yan, guys. Then, next, ito, mayroon na din siyang radiator. So, again, guys, itong radiator na to is, ang kinaganda nito is pag halimbawa tinurn on nyo itong makina nitong version 2.1, hindi na siya maingay. Kumbaga, ano, tahimik na siyang papaandarin, which give you more fuel efficiency. Then, guys, naka-abs din itong likod. Tapos, yung sukat ng gulong niya is 130 by 70. Tapos, tubeless tire na din to. Tapos, ito, naka-dual shock siya. Tapos, again, yung cover, same lang dun sa 2020 version. Tapos, naka-reflectorize na din siya, guys. Dagdag safety features nitong motor na to. So, paandarin natin. So, yan, guys. Tingnan natin yung kanyang hazard light. So, equipped na din siya ng daytime light, guys. Katulad din nung 2020 version. Tapos, ito yung kanyang hazard light. So, naka full LED na siya sa front. And then, yung light niya is bulb. Yung signal light niya is naka bulb type pa rin. Tapos, katulad din sa likod, guys. Full LED na din siya. Tapos, yung kanyang signal light is bulb type. So, yun, guys, napakaganda nitong version 2.1. It's because nagdagdag sila ng bagong features na pang safety. So, kahit ganun pa man, guys, kahit nagdagdag sila ng ganung features, advice ko lang, huwag pa rin kayong kumbaga kumpiyansa sa daan. Dapat slow pa rin yung takbo nyo, or dapat mag-ingat kayo, naka-complete gear kayo. Kasi kahit na may mga safety features to, hindi nyo alam ang panahon eh. So, yun yung advice ko sa inyo, guys. So, ang price nga pala ni Yamaha version 2.1 2021 model is 144,500. So, yun, guys. I hope, guys, nagustuhan nyo yung aking review. And kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, comment, share, ride safe, and God bless.